Kumusta kaibigan? Gaya ng inaasahan ay ipinasilip na ni Honda Philippines ang bagong Honda Click 160. Kamakailan lang ay inilabas ito ni Honda sa bansang Indonesia at talaga namang marami ang nagandahan sa motor na ito. Pero syempre, may ilan pa rin na nagkomento dito. Sana daw ay dual channel ABS, dual shock, and so on and so forth. Pero gayunpaman, maporma talaga ang motor na to at malapit na itong maging available dito sa Pilipinas. Halina't ating suriin at kilatisin ang pinakabagong Honda Click 160 kung ito na ba ang motor na para sa iyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari mo na rin i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga future video na aking gagawin. Naging successful ang Honda Click dito sa Pilipinas dahil dito ay naging pinakamabentang scooter, lalo na ang Honda Click 125 na kapag nasa daan ka ay madalas mo itong makikita at di maitatanggi na talagang pumatok ito sa mga Pinoy rider. Ang Honda Click 160 ay upgraded version ng Click 125 at 150. Ito ay may engine displacement na 156.9cc, liquid cooled, 4-stroke, 4-valve at naka ESP Plus na gaya ng PCX 160, na ang ibig sabihin ay mas magandang engine performance pero tipid sa gas at eco-friendly pa. Ito ay naka-programmed fuel injection, may maximum power na 11.3 kW at 8,500 rpm at maximum torque na 13.8 Nm at 7,000 rpm. Ang kanya namang frame type ay naka-underbone ASAP na o Enhanced Smart Architecture Frame. Ito ay dinevelop upang maging stable, magaan at komportabling maniobra ang motor na ito. Pinalaki na din ang mga gulong nito na may sukat na 180x14 sa harap at 120x70x14 sa likuran at naka-tubeless. Pagdating naman sa kanyang braking system, ang CBS variant o combi brake system ay hydraulic disc sa harap at drum brake sa likuran. Ang ABS variant naman ay parehong naka-disc brake at naka-single ABS lang ito. Sa kanyang suspension naman ay katulad lang din ng dating Click na naka-telescopic fork sa harap at single suspension sa likod na sana daw ay ginawa ng dual shock parang PCX at iba pang counterpart nito. Ito ay may habang 1,929mm, lapad na 679mm at taas na 1,088mm. Ang wheelbase nito ay 1,277mm, may ground clearance na 140mm at may seat height na 778mm na pasok sa height ng mga Pinoy. Sa parteng under seat, ito ay may fuel tank capacity na 5.5 liters at may 18-liter luggage capacity na kasya ang mga importanteng dalahin gaya ng kapote, chinelas, basic tools at owner's manual. Isa sa mga feature dito na halos walang pinagbago ay ang kanyang digital panel na may basic information gaya ng speedometer, odometer, RPM, fuel gauge, trip meter at clock, at mayroon din mga indicators gaya ng turn signal, high beam, engine check at iba pa. Naka fully LED ang mga signal lights, tail light, at ang isa sa pinaka-highlight ng motor na ito ay ang kanyang harapang bahagi na may mapormang headlight at DRL. Mas pinabalki din ito na maxi-scoot na ang datingan. Kakaiba din ang pagkaka-facelift sa motor na ito dahil animo'y pinutol ang malakilay na DRL at mas naging edgy ang mga fairings nito. Mayroon na din itong USB charger para anytime, anywhere ay di ka na mag-aalalang malobat ang phone mo. Naka-keyless system na rin ito na may answer back system na kung sakaling marami nang gumagamit ng Honda Click ay di ka na mahihirapang hanapin sa mga parking area ang motor mo. Mayroon na din itong anti-theft alarm para sa additional safety. Pagdating sa kanyang rear fender ay halos same lang ito sa 125 at 150. Gayun din ang tambucho nito na sporty pa rin ang looks. Ang kanyang upuan naman ay same din ang looks pero siguradong komportable pa rin ito kahit sa long ride. Isa sa mga pinanatili ni Honda Click ay ang kanyang stepboard na napaka-convenient lalo na kung may mga dalahin dahil pwede itong kargahan. Idagdag pa ang hook nito na pwedeng sabitan ng mga pinamili. Di rin mawawala ang ISS o idling stop system na kung saan ay kapag huminto ka ay kusang mamamatay ang makina sa loob ng 0 to 5 seconds at muli itong aandar kapag piniga mo ang throttle. Ang feature na ito ay isa sa magkocontribute upang makatipid sa gas consumption. And speaking of gas consumption, Honda claims na kaya nitong kumonsumo ng hanggang 46.7 kpl. Nasa 160cc ay tipid na po ito. Pero syempre, gaya ng lagi kong sinasabi, depende pa rin sa gumagamit. Pagdating naman sa top speed, ayon sa mga nakagamit nito, ay kaya nitong umabot ng hanggang 120 kph. At depende na rin ito sa road condition, driver's weight, at iba pang dapat i-consider. Overall looks and features kung paano nagustuhan ng mga Pinoy ang Honda Click 125 at 150 ay paniguradong magugustuhan din itong bagong Honda Click 160 dahil sa mga nadagdag at improvements nito at di maitatanggi na talagang napaka-forma plus naka 4-valve
eh siguradong di ka mabibitin sa power output nito. So ito na ba ang motor na para sa iyo? Kung wala ka pang Honda Click, eh hintayin mo na si Click 160. Dahil kung pamilyar ka na kay Honda Click 125 at 150, ay di mo ito pagsisisihan dahil kung paano naging patok ang 125 at 150, eh siguradong mas magugustuhan mo ang upgraded version nito. At kung ikaw ay meron ng Click 125 o 150, well, depende sa iyo yan kaibigan. Minsan, ito kasi yung mahirap na part, lalo na sa mga walang pambili at isa na ako dun. Mahirap talagang kumita ng pera. Kaya kung meron kang Click 125 or 150, it's either i-keep mo na lang or mag-upgrade ka para makuha mo si Click 160 kung talagang ninanais mo. At sa may mga pambili, sana all. So hanggang dito na lang kaibigan, sana ay nakatulong ang video na ito upang magbigay ng kaunting idea tungkol sa motor na naiisip mo. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay maaari mo na rin i-click ang like at subscribe button para updated ka sa mga future video na aking gagawin. Ride safe and God bless!